Kamusta mga kagimat? Welcome back sa aking channel. Sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ang tungkol sa mutya ng punong kahoy na kamandag o dalita naman ang tawag sa amin ng ganitong sahing puno at taglay nitong bertod at kung may para saan ito may mabisang gamit. Paki-like and subscribe lamang po mga kagimat kung sakaling nagustuhan nyo ang mga ganitong sahing video. Maraming salamat po mga kagimat. Kagimat 13 GM Babaylan 1. Ang punong kahoy na kamandag o dalitan ay napakamatalinhaga at napakadelikado na sahing punong kahoy. Puwerte dya kadelikado nga sahing puno mga kagimat. At bakit matawag na misteryoso at napakadelikado ito na sahing punong kahoy? Ang punong kahoy na ito ay may malaking misteryo na nakabalot sa kanyang buong aura. Tinatawag ito na kamandag o dalitan dahil misteryosong namamatay ang mga aura ng hayop at kahit mga tao kapag matamaan na kanyang landong o usbong haron o anino mga kagimat. Ang punong ito ay tuhaw o lusutanon. At isa din itong tirahan at ganhaan o daanan ng mga engkantada at engkantuhanon na may mga malalakas na mga taglay na gahumay kabirtudis o kapangyarihan. At itong punong kahoy ay palatandaan din ng mga engkantuhanon sa kagubatan na bawal nang lumampas ang mga ordinaryong tao kapag makapunta sakali sa kagubatan. Dahil sinyalis itong punong kahoy na sa lugar na pinagtubuan ito ng kanyang punong kahoy kamandag ay lugar ng mga engkantuhanon. At ang punong kahoy na ito ay minsan lang din ito makita o masapo mga kagimat at karamihan ng mga ito ay makita lamang sa mga pinakabundok o sa mga pinakamasiok at pinakamariit na mga kagubatan. Pero kapag sakaling makakita ka nitong sahing punong kahoy ay napaka-delikado mga kagimat dahil pwede itong ikapapahamak o malagay sa peligro ang buhay kapag sakaling punta nitong sahing aura ng punong kahoy. At lalo na wala kang alam na mga paramaton o mga ritual at sangkapagimat na dala bilang iyong depensa at pampuder sa iyong kalawasan o katawan. At para panghupay sa kapangyarihan ng ganitong usbong haron ng punong kahoy kamandag o dalitan. Kailangan kung nais mo itong lapitan na punong kahoy ay huwag kang magpapatama sa kanyang usbong na haron o anino mga kagimat dahil sobrang mapanganib ang ganitong sahing aura ng punong kahoy. Ang buong katawan ng punong kahoy na ito ay puno ng misteryo. Umpisa sa ugat sa katawan nito at sa mga dahon at pati na sa mga bulaklak at pati na din sa mga bunga nito mga kagimat ay napaka-delikado. Ang mga bulaklak ng punong kahoy, kamandag o dalitan ay napaka-delikado din dahil may malakas ito na tinatawag na girok na taglay mga kagimat. Ang girok ng kanyang bulaklak ay nakakasama sa kalusugan ng isang tao kapag ito'y kanyang mahaklo umamoy. Ito ay nakapagdulot ng matinding trangkaso at pananamlay ng katawan at sa huli ay mataas na lagnat. Pero ang mas delikado pa nito sa punong kahoy kamandag mga kagimat ay ang kanyang usbong haron, landong o anino mga kagimat. Dahil kapag matamaan ka nito ng kanyang anino ay pwedeng ikapapahamak ng isang aura, maaaring ikamamatay, mapahayop man o tao.
Ganyan kadelikado itong sahing aura ng punong kahoy, mga kagimat. Pero ano ang pinaka malalim na rason kung bakit namamatay ang mga aura, mapatawman o hayop kapag matamaan ng anino ng punong kahoy ng kamandag? Una ang rason kung bakit namamatay ang mga aura kapag natamaan ito ng anino ng ganitong sahing punong kahoy dahil sa kinukuha ng mga ikadadalman. Ang espiritu ng mga aura na tinamaan ng anino ng punong kahoy, kamandag o dalitan at hindi na nila ito papayagan na makabalik sa kanilang sariling katawan. Dahil para sa kanila ng mga engkantado ay sakop na nila o bihag ang aura na siyang natamaan ng anino ng punong kahoy, kamandag o dalitan. Pero kapag may mga panaming o panangkap, sangkap, agimat kang dala ay hindi ka madaling maapektuhan ng mahikausbong anino ng punong kahoy, kamandag o dalitan. At ang teknika lang dyan na pinaka-importante, mga kagimat, ay huwag kang magpapatama sa kanyang anino. Kailangan kung puntahan itong sahing punong kahoy ay sa likod ka nito dumaan na kung saan ay malayo ang usbong sentro ng kanyang anino o haron, mga kagimat. Tungkol naman sa taglay na mga sangkapagimat na pwede makuha sa punong kahoy, kamandag o dalitan ay isa na dito, mga kagimat, ay ang kanyang matalinhagang mutya, bato gahong mayka, at ang kanyang mutya na kahoy na naging bato ang aura. Pero paano namin nakuha ng mga ibabaylan unom ang kanyang mutya at paano namin nalulusutan ang mga nakamamatay na usbong haron, landong o anino ng kamandag? Nakuha namin ito ng mga babaylan unom dahil sa ritual na sagrado naming alam at sa tulong din ng aming mga iba pang kaalaman sa may kagahom na nagpahupay sa may kausbong haron at sa tulong at gabay ng aming mga tagsa-tagsang mga surugnon, mga kagimat. Tungkol naman sa hitsura ng sangkapagimat na ito, mutya ng punong kahoy, kamandag, ay mayroon itong hitsura aura na kakaiba, mga kagimat. Mayroon itong mga buktol-buktol na gamutanon na tabidanon at lusot na parang kahalintulad ng mga ugat ng tagihumok na maliliit na nakapulupot sa batong mutya. At pati na din sa loob ng aura ng batumutya ay may maraming nakapulupot na mga ugatanon na bayhon, mga kagimat. At kapag sakaling mahawakan itong batumutya ay napaka panindig balahibo ang kanyang sinyal. Tungkol naman sa virtudis gahom at bisa ng agimat, sangkap mutya ng punong kahoy, kamandag o dalitan ay unang-una ay may virtudis gahom ito na proteksyon at depensa pangkalahatan. Proteksyon at depensa laban sa mga halit, hilo o lason. Kapag sakaling may ganito kang sangkapagimat at kapag may gumawa sa iyo na patalikod na halit tulad ng hilo o lason, mga kagimat, ay iyong malalaman kaagad dahil binabasag o wawasakin ito ang mga bagay na iyong hawak na kung saan ay may laman na mahikang lason. At isa din itong sangkapagimat na kinatatakutan ng mga mambabarang, mangkukulam, mga aswang, mga malignong ituman at mga kampo ng mga panulay o demonyo. Kapag may ganito kang agimat ay hindi kanila madaling makontra, pakialaman o matatabla ng kanilang mga itumang mahika gahom. Ang mutya na kamandag o dalitan ay isa din ito na matawag na isang master healer, mga kagimat, na sahing sangkapagimat dahil sa nakakatulong ito na ihanay ang lahat ng iyong chakra at masiglang umaayon sa lahat ng iba pang taglay o tangan mo na sangkapagimat.
May kakayahan na makapagpalakas ng sahit-sahing sangkapagimat na iyong dala utangan, at sa abilidad niyang taglay ay may kahalintulad ito sa kaimutya na tagatak na kaya nilang palakasin o bigyan ng gahumay ka ang mga agimat na kanyang nakasama. Makakatulong din itong kanyang may kagahum na ma-access at magpakita ng mas mataas na estado ng kamalayan, at sa pag-access sa nakatagong karunungan at kusang ipapatalab ng agimat mutya sa isipan ng mismong may tangan sa ganitong sahing sangkap agimat. Nakakatulong din ito na maalis ang nakagambalang pag-uugali, mga kagimat. At ang maganda pa nito sa mutya ng kamandag, mga kagimat, ay mayroon itong nakatagong sikritong kalasag, gahom virtudis, na may kakayahan, mga kagimat, na protektahan ng iyong aura mula sa mga negatibong enerhiya at sa mga hindi inaasahang mga panganib at mga sakuna o disgrasya. Kapag ikaw ay isang manggagamot, abularyo, mananambal, maaram, manugbutbut o manugpakuha, pasok o spiritual healer, ito ay may malaking tulong, mga kagimat, dahil mas lalong pinapaaktibo at pinapalakas nito ang enerhiya gahom na taglay ng ating katawan. Pinapalakas din nito ang mga sagradong ritual na ating sinasambit. Kaya sa ganyang sitwasyon ay mapaggana na malakasan ang ating ritual na taglay. Ito ang mas pinaka-advantage sa ganitong sahing sangkapagimat. Maliban sa kanyang taglay na proteksyon at depensa na dala, ay mayroon din itong pampaswerte na hatid patuhoy sa ating pangaraw-araw na panghanap buhay, pampaswerte sa negosyo at sa ating trabaho, mga kagimat. Nagpapalakas din ito sa gahong virtudes ng mga lanahan. Tinutulungan ito ang malakas na bukal ng lana kapag sakaling may mahagip na mga enerhiya sa paligid na mga ituman at mga katalagman na hindi inasahan ito ay aktibong magbukal ang lana. Kapag nalagyan mo ito ng kaunting tipak ng mutya na punong kahoy kamandag o dalitan, o kahit sa kanyang mutya kahoy kamandag na naging bato, may kakayahan din ito na ipapaliwas ka sa mga critical na mga dapong sakit, at may virtudes na mapayuko o mapasurrender ang kahit sino mang aura na may matigas na kalooban. Kahit sino mang aura na iyong nakasalamuha at kahit may mataas pa itong mga posisyon o rangko, ikaw ay kanilang igalang. Kapag taglay mo ang ganitong sahing agimat, at basta ito'y ginagamit mo lamang sa kabutihan. Kamutya na kamandag ay hindi ito basta-basta na makukuha, mga kagimat. Kahit sa iba din ng mga sangkapagimat, at ang may kakayahan lang nito na makakuha ng mga ganitong sahing agimat ay may mga alam sa mga may kagahom at malalim na karanasan at kaalaman tungkol sa mga nakatagong sikreto karunungan sa mahika. Tungkol naman sa mga bawal na sangkapagimat na ito, ay bawal dalhin sa simenteryo, bawal dalhin sa mga lamay, bawal kang mahakbangan kapag suot ang sangkapagimat na ito, bawal makipagtali kapag suot ang agimat na ito, kailangan kunin mo na ito sa katawan bago gawin ang mga pinagbabawal para hindi lulusaw ang taglay niyang mahika gahong. Pero kapag sakaling nakalimutan at nagawa ang mga bawal, ang gagawin lang, mga kagimat, ay pahiran lamang ito ng Divine Oil Aura Babaylan Unum para manumbalik ang taglay nilang mga mahika gahong. Tungkol naman sa pampalakas at pampaamo ng sangkapagimat na ito, ay pahiran lamang ng Divine Oil Aura Babaylan Unum ang sangkapagimat na ito ng aming makita at makuha, ay tinipon silang lahat.
at binasbasan ng mga sagradong ritual babaylan unom upang sila ay malinis at malikop sa puti ang virtudes maika gahum. At sobrang dami pa nito magagawa mga kagimat na madiskubrihan nyo mismo kapag sakaling tangan o alaga ang ganitong sahing sangka agimat. Sa pagtatapos ng ating video ay muli po akong nagpapasalamat sa inyo mga kagimat. Naway pagpalain tayong lahat ng mga putiang aura at mabubuti ng ating dakilang Diyos makapangyarihan. Ilayo sa mga sakit, iliwas sa mga hindi inaasahang mga panganib at likupin ng kabanal-banalang virtudes niyang gahom at ibuhos ang swerteng bugna.